So ang gagawin natin ngayon ay susubukan natin palitan yung earphone cover. Yan. Kasi ng Beats Studio headphone. Kasi sira na siya. Ito, yan ang problema sa Beats actually. Pagka matagal mo nang ginagamit, nasisira siya. Ito hindi ko man masyadong magamit. Kaso may itago ko sa case niya. Siguro yung heat, isang factor kaya nasira yung cover na to. Pero ngayon papalitan natin. So meron ko dito tool. Ito yung ginagamit ko sa pangtanggal ko sa screen ng iMac or iPhone or anumang screen. Ito the best siya kasi itong ano niya, nagro-roll yung parang gulong. Tapos meron din siyang sharp na part. So itong gagawin natin. Plus nabili ako ng sa Amazon. Ito yung from KW Mobile. So pwede niyong i-snapshot yung QR code niya. Ayan din yung information kung gusto niyo mag-order. Bali sa Germany ko siya nabili. Which is ano naman. Ano yun siya. Parang ito. Ang quality is parang pareho lang. Ito parang agility lang. Pagkita nyo, kung ito siya. So, meron siyang pandikit yan sa gilid. Both. So, ito yung left and right. Earpiece protection. Maka rin siya. So, ang gagawin natin ngayon is ipapalit natin doon sa isa. So, normally meron itong code na left and right. So, parang malito siya. Pero titignan natin. Ngayon, umpisa natin. Normally ito ay madali lang tanggalin. Tinatanggal lang dito kasi meron siyang pangalan yan. Yung, yan. So, daan-daan lang kasi medyo fragile ito. Maka rin. Ito, pwede, yung roll na ito, pwede mo rin gamitin. Tinan mo napakabilis na tanggalin. Kasi tatanggalin mo lang dyan yung, yung tape. Pag ginagawa mo siya, tatanggalin niya. Paikot, dandahan. Hanggang tanggalin mo niya. So, kita niya, bumabuka na siya. Okay, kabila naman. Ang ganda rito kasi hindi talaga masisira yung kasi, umiikot yung gulong. Maganda. Medyo mahirap tatanggalin ito kasi ito pa yung original. Yun, kita niya. Pag narinig mo, gulong siya, ibig sabihin, tanggal lang. Dapat dandahan lang. Tanggal. Yan siya. So, ito yung original. Ganda. Meron siyang kailangan matanggal exactly yung lahat ng mga residue na yung mga naiwan plastic dito. Kasi, para yung pandikit, talagang dumikit siya. So, ganyan siya. Yun yung linis. Pero lilinisin pa natin yan para totally matanggal lahat yung mga residue na naiwan dito. Yung mga dumi, yung mga naiwan dito. So, tatanggal pa natin yung palwa. So, nakikita yung daming tatanggal lang. So, ito talagang labas patanggal dito. So, daan-daan natin ulit yung palwa. Itong pangalawa, parang medyo mas madali siya. Gano'n. So, natin yung bilis niya. Tanggal kagad siya. Mas maano ito. Mas madaling tanggalin kaysa dun sa isa. Kita niyo. See? Tanggal kagad siya. So, tatanggal na rin yung tape. Ayan. Para dumikit yung bago. So, gagawin natin. Kasi, nakita niyo may uka. Yung uka na yan, para dun sa isa. Dalawa kasi sila. Yan o. Yan. So, bali ito. Ang forma niya ganyan. Ganyan mamaya. Okay. So, i-arma natin yan. Kasi nga padumi. Ang gagawin natin, kailangan lumisin muna natin yan. Ito natin magalimis. Ito lang gagawin din natin. So, kailangan malinis siya. Walang dumi na may iwan. Para, yung bagong cover ay dumikit siya at tumagal. So, lumisin muna natin yan. Napakaganda ang wireless Beats Studio na to kasi crystal clear sound, natural sound ang lalabas. Medyo mahal nga lang pero sulit naman yung price pagka sa sound quality. So, the best siya. Okay? So, pagkatapos papunasan, ganyan. Pagamitin ko dito yung cloth na ano talaga. Kuha pa yung tissue kasi yung tissue nag-iwan din yun ng maraming ito, ng dust. Ito, talagang malinis siya. Fiber cloth po talaga nila. So, yan. Malinis na. Dry na siya. So, ang unang ilakabit natin yung part ng power cable. Yung mini-USB port. Yan. Yan. Malinis niya. So, hindi kita nga may hulmaan naman siya. Mayroon siyang pangalan ito. Mayroon pa siyang konti. Tira-tita. Yan. So, bago ikabit, pwede kayo mag-try. Yan. I-fold na natin yan. Pwede i-try. Pwede, halimbawa, di ba, ganyan siya. Pwede i-try na ganyan. Yan o. Nakaganyan siya. May hulmaan siya. So, ganyan. Kaya siguro ito, tape naman ito. Para sigurado na hindi siya. Ano ko nga dito rin? Ang break. Meron akong velcro. Ito. Gagawin na natin yan. Para hindi bagsak ng... Oops! So, yan, place my protection siya. Para hindi siya bagsak ng bagsak. So ito, tatanggalin natin lang yung cover ng tape. Tapos, i-mount natin siya pa ganyan.
pero dapat talaga perfect yung pagkaka-mount kasi otherwise masisira yung tape. Pag may dikit mo na yan, hindi mo na matatanggal kasi permanent na siya kagad. So okay, let's try first attempt. So tatanggalin natin yung tape. Ah, meron pa, may cover din siya pala dyan. So yung tape, saan dito yung ano niya, kumakita yun. Alisit siya natin yung ilaw. Hindi na ang dami ilaw, so ito siya. So papapalitan natin yun. Ano siya? Hanggang meron. Ayun, pasok. Ayun. Kailangan tumapat yung dalawang ano. Tapos tingin natin ito para, tapos walang tignan mo yan. Sabi na 3 seconds. Gagawin na natin 10 seconds para dumikit talaga yung takit. Ay, yung para dumikit yung pangalan nito, tape. So perfect. Ang ganda, oh. Parang bago na naman siya. Ganda ng quality. Original, original. So mas maganda siguro dito. Punasan natin kagad para lumapat siya talaga. Kailangan lahat ng corner iyan natin. So magandang tape, ito pa rin nasira yung tingnan natin. So okay, okay na yun. Well done. So yung problem naman, pero din gagawin natin. Iyan naman natin ito para hindi bumabagsak. Yan, parang ha. Ganun din. So ito, okay, ito ito rin. So mapapansin nyo naman eh, ito, itong tahi na yan, siya yung nasa baba. Diba? Pag siya dito sa isa, yung tahi, yan ang palatandaan na siya ay nasa baba. Okay, so kayo malilito. Yung left and right, automatic naman kasi may hulmaan naman yung ano yung headphone. Kagaya ng hulmaan ng USB dyan, kikita nyo. So dito, kikita nyo naman siya. So ganun pa rin gawin natin. Tatanggalin natin yung tape. Dito. So yan na siya. Okay. Ngayon, ipasok natin yung make sure na yan ay nasa baba. So ganyan siya. So ngayon, titingnan natin yung ito yung hulmaan niya. Yan yung dalawang pangalan nito. Guide natin. Yan ang kikita niya. Isa, dalawa. Papasok sila dito sa butas na ito. Okay? So, umpisan natin dito. Ganyan siya. Yan. Tapos yung sa, yun. Bilis, oh. Bilis na. Basta may tapat mo lang yung titi-titi niya. Pasok mo siya. Okay? Tapos, press natin. Ng 10 seconds or more. Depende sa inyo. Hanggat dumikit yung tape. Okay na yan. So mapapansin natin na ito ay replacement ear cover, earphone cover lang. So hindi siya kasi yung ano ng quality ng original, kasi original kikita nyo red siya, yung isa puti. So doon yung mapapansin na replacement lang yung una, ito yung original. So pwede mo itago random guns or pwede lang itapon kasi wala nang gamit yan, kasi meron ng bago. So bali ako, mag-order na ako ng tatlong piraso repairs para nasusunod. So ito yung ano, ito yung kung gusto nyo bumili, picture nyo lang yung QR code mo yan, pwede na kayo mag-order. Ito rin yung information. Pero sa Germany ko siya nabili, sa Amazon. Okay, salamat. So ito yung bagong Dre Studio Wireless. Ang bago na naman siya. Wow, so nakita nyo yung kaibahan. Kasi dito, nasisira siya. Lalo na siguro sa Pilipinas, madaling masira ito kasi sa init, nasisira yung parang sapatos din yan, nababakbak yan. Lalo sa pawis. Okay, so kailangan talaga pagkatapos gamitin, punasan, i-dry yan para hindi siya mabilis masira. So ito yung Beats by Dr. Dre Wireless Studio na pinalitan natin ng earphone cover. Yung ear. Yan. Alright. Thanks guys.